Guys, good evening po sa ating lahat. So ngayon, andito kami ngayon sa Jollibee. Kasama ko si Part Scorpion at si Mama Saada. So sabi ni Mama Saada ay ililibre niya kami ngayon ng Jollibee. So galing pa kami ngayon ng Manama. Ayan. So ngayon ay andito kami ngayon. Ayan. So yan si Mama. At nandito kami ngayon para kumain daw kami sa Jollibee ngayon. Ayan. So, ngayon, papasok kami dito. Ayan, titignan natin si Mama naglalabas ng kanyang kayamanan. Labas na si Mama. Nagbayad si Mama ng kanyang kayamanan. Ayan, dadahin natin to. Hindi na siya makalabas daw. Shout out ka muna. Shout out sa Tagalicol. Assalamualaikum. Advanced Mubarak. Ay! Ramadan Karim. Ramadan Karim na ano. Ikaw, be? Shout out sa mga taga-dito. Dikit muna kayo dito, ma, oh. Madikit kayo dito. Sige. Ayan. So, ayan. Stop ka dito, ma. Sandali. Kasi ang kahadiyan, mani. Ang kahadiyan. Tulungan mo nga si mama. Hindi na, maganda. Hindi ka siya. Ayan, ang ganda na sa Jollibee talaga. Ayan. So, yun nga mga manay. Bit-bit na namin ito. So, punta tayo dito ngayon. Ayan. So, doon tayo? Dito tayo, ma. O, gusto mo dito? Ba't ang taas-taas naman yan? Ma, dito? Dito tayo, dito, mataas. Sa mababa. Ano, gusto mo dito, ma? Dito, dito. O, dito tayo. Ayan. Ayan. Okay. So, ayan. Habang wala pa, mag-i-interview muna ako sa dalawa. Sa dalawa. So, ayan. Kasi ito, minsan lang ito makalabas. Si Mama Saada. So, ngayon, magandang interview ko ngayon sa kanila dahil malalaman natin kung magpapayo sila sa atin dito sa Bahrain. Ayan. So, unahin ko muna si Madam Scorpion, ma, no? So, Madam Scorpion, tatanungin kita. Ha? Tatanungin kita. Dahil... May interview pa talaga. So, salamat at nagkasama-sama tayo ngayon dito sa Jollibee. Oo, kahit tatayo tayo. Sa Exhibition Road. Tayo, so, ngayon, masaya tayo. Bago, so, ngayon... Bago dumating ang Ramadan, nakapunta tayo dito. Tama yan. Makabalik tayo dito. Okay. Yeah. So ngayon ang unang i-interviewin ko muna ay si Madam Scorpion. Ayan, okay. Ma. So, si taga saan ka, be? Taga Bicol, Naga City. Okay. So, ilang taon ka na dito sa Bahrain? Ilang taon ba? Lima. Ah, 5 years. Okay. So, okay naman ang naging amo mo. Alam ko naman na maganda ang kinalabasan ng buhay mo. So, yun, naging maayos ka naman. Ayan. So, at you're so beautiful, ha? Wow! Diba? So, ngayon, ang sasabihin ko lang, may tatanungin lang ako sa'yo. Ano ang mapapayo mo sa mga gustong mag-abroad dito sa Bahrain? Na mga, syempre, magpapayo ka kung anong dapat gawin. Yung mga bagong-bago pa lang na parating dito. Ano ang dapat nilang gawin para maging maayos ang pagsasama nila ng kanyang amo? Sumunod sila sa mga sinasabi ng mga magiging sponsor nila. Pag hindi naman mabigat. Pag hindi mabigat. Kung ano sinasabi ng sponsor nila, dapat sundin. Para walang problema. Yun. Kasi pumunta sila dito para magtrabaho. Para sa kinabukasan ng pamilya, di ba? Yeah. Okay. Yun. So, about naman sa marami tayong nababalitaan, mga nangyayari, about sa... Totally, ang Bahrain ay sabi nga nila, mababait ang Bahrain eh. Hindi katulad ng ibang bansa na talagang alam naman natin ang kategory ng ibang bansa na talagang maraming nangyayari. So dito sa Bahrain, ang naririnig natin unang-una, mama. Hindi, ito sasabihin ko na yung mga problema. Ang mga nagkakaroon ng problema, karamihan mga boyfriend. Tama? Okay, nagkakaproblema sa boyfriend. Tama. Ang mga katulong natin, hindi naman masama yung mag-jowa. Saka hindi naman lahat. Normal yun. Pero ano ang mapapayo mo sa kanila pag kukuha sila ng jowa? Pag
magkukuha sila ng jowa, anong mapapayo mo sa... Siyempre, yung makakatulong sa kanila. Yung pipoy, oo. Yung pipoy, oo. Kukuha sila rin yung makakatulong sa kanila. Pipiliin nila yung makakatulong sa kanila. Yung mabuti, at mabait. Mabait. Hindi yung bumbok. Katulad ng ano doon na... galit na galit. Ay, parang may pinagdadaanan niya. Oo, sabi niya ganun. Ano ba yan? Sabi niya ganun. Sabi niya, ano ba yan sa bayan? Parang may pinagdadaanan niya. Dahil lang sa visa, na ipaparin niyo. Yun lang, oo. Nabugbog siya. Nabugbog siya. So, ibig sabihin, hindi ang nabugbog ang employer, kundi ang jowa. Oo. Yun ang malapit. Kaya ngayon daw, naghiwalay daw sila kasi nabugbog. Sabi ng kabayan natin isa, sa kamo na lang iniwan siya, nag-black eyes ka na. Yan ang masakit. Yan yung sinasabing uso. Uso dito, nasasaktan, hindi sa mga employer, kundi sa mga jowa. Tama? Oo. Okay. So ngayon, ayun nga, yun ang masasabi mo, yung talagang mamimili. So ayan, i-shout out mo na muna ang yung mga friends. Hindi naman lahat, hindi naman lahat kasi baka mamaya may makapamilya. Sa pamilya ko, sa Pilipinas, pamilya Arnante, pamilya Asignado, sa Bicol, at sa mga anak ko. Yan. At sana, ang mapapayo ko lang sa'yo, more blessing, more success sa tinatahak mong business ngayon sa Empowered Consumerism. Ayan. At ngayon, nandito naman tayo si Mama Saada naman. Thank you so much, part, Scorpion. Ayan. At ngayon, ito naman si Mama. Ma, interviewin kita ha. Okay. Hindi naman matagal to. Huwag kang kakabahan. Hindi naman. Relax lang tayo. Sige. So ngayon, Ma, good evening sa'yo. Ayan. So thank you so much sa pag-invite mo sa amin dito sa Pura at pagpapakain sa amin sa Jollibee. More blessing po. So Ma, ang masasabi ko lang sa'yo ngayon, tawag nito, anong mapapayo mo sa mga bagong parating dito sa Bahrain? Katulad din kay sinasabi na kung sino mang gustong pumunta dito na baguhan, kailangan pagdating dito sundin yung sinasabi ng amo, kasi pumunta tayo dito para magtrabaho, huwag pasaway. Hindi yung agad-agad, wala naman tayong sinasabi na tao, pero pumunta tayo dito para magtrabaho, para sa kinabukasan ng pamilya natin. Kasi pag alis natin sa Pilipinas, ang sabi, mag-abroad ako dahil sa pamilya ko, maitaguyod ko yung pamilya ko, di ba? Opo. Yun. Kaya, pag kung sinong gustong pumunta dito, yun ang kasi ako, ilang years na ako dito sa Bahrain, 23 years sa amo. 23 years na ako dito sa amo. Unang-unang sahog ko ang baba, pero habang tumatagal... Nag-start ka sa ilan? 50 dinar. My God. Tapos, tumaas kasi depende yun sa kung marunong ka makisama, ay ganun din sila. Pag may sinabi sila sa inyo na hindi naman masama, sundin mo na yun. Kasi pag matagal na, magkakaintindihan kayo Kasi yung iba, minsan pag pag tinatawag, ano ba yan? Utos ng utos. Di ba pumunta tayo dito para utusan? Kasi katulong ang in-apply natin, di ba? Tama. Pag hindi naman mabigat yung Ilan ba ang iyong alaga ngayon? Apat, pero yung alaga ko, isang doktora, dalawang engineer, management pa yung course niya. Nasa London sila lahat. Nasa London? Mayaman ang mga ni Mama, mga alaga. Tatlo lang kami dito sa bahay ng amo ko. Pero sa next year, pupunta rin sila sa London kasi graduate yung alaga kong binata. Ma, pero in fairness, ang ganda ng pintas mo, ha? Bigay lang ito sa akin. Diba? Green na green, ibig sabihin. Talagang mga business. And about naman sa kanyang mga si Mama Saada. Ito, galing sa'yo yan. So, Ma, tawag nito. Alam ko naman na... Salamat sa mga taga-Cotabato dyan. Baka makita niyo ako dito sa YouTube ni Manay. Sa YouTube ni Manay. Anak kong Manay dito sa Bahrain. Okay? Nandito kami sa bago magdarating ng Ramadan. Nagkita-kita kami kasi hindi na kami magkikita.
So, dahil yun lang. Dahil Ramadan na. Oo, Ramadan na. Sabi ko. Pero huwag kayong mag-alala. Pero mama, alam ko na ang sa loob ng 20 years? 23 years. Yes. Siyempre, marami ka na rin napundar. Parang si Part Gemma din, nakapagpabahay din. Ibig sabihin talagang maganda ang pagkakahawak nyo ng pera. Hindi. Kasi may ibang OFW na umuwi din, pumunta rito ng ganun at umuwi din ng ganun. Hindi, anong papapayo nyo, ma? Yun, ganun lang yun. Wala rin akong nakapatayo rin ako ng bahay. Nakabili ako ng baka pero hindi ako sinwerte. Oo, hindi ako sinwerte. Namatay yun, tatlo. Nanganak dalawa. Sayang na, no? Tapos nanganak ng dalawa, namatay na yun. Oo, sayang ng baka. Mm-hmm. Tapos yung ano na, yung, di ba yung tatay ko sa kanari ko, laging may sakit. Siyempre, sino bang tumutulong sa kanila kung di kami dito sa ano mga anak niya sa ibang bansa. Eh kasi wala rin kabuhayan yung mga ano, alam mo naman sa ano Pilipinas mahirap. Oh. Tapos oh, yung ano ko, yung ate ko, kapitana siya pero ano rin wala rin ano sa sahod niya. Nauubos pagdating ng sahod, ubos agad. Pero ma talagang nakapagpagawa kayo ng bahay kahit si Park Gemma nakita ko rin na naging maganda rin ang kinalabasan. So kasi may mga OFW na puro padala. Hindi ako ang iba naman naman na oh, na mga pinadadalhan. Isang gastusan lang, hindi rin iniisip na yung nagpapadala sa kanila kailangan pahalagahan din nila yung mga pinadadala na, hindi natin uubusin ito ng one day millionaire tayo dahil susunod may magpapadala na naman. Dapat din mahalin din. Mag-iisip din sila ng mag-business tayo o ipapagawa natin ang bahay para may makitaan, diba? So, ganun dapat ang mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas. Hindi lahat puro gastos, tama ma? So, ayan. So, ma, ang masasabi ko sa inyo ni Part Gemma, maraming salamat. Ayan. Sa lahat ng mga binigay niyong tip para sa ating mga kababayan kasi alam ko marami ang makakapanood nito. Magtataka sila bakit ang haba ng mga years ng mga pinagtrabahuan. Ibig sabihin magaganda ang mga naging amo. Tama Part Gemma? Lalo na si Mama ang tagal-tagal. So, baby pa hawak na niya. Ganon din si Part tawag nito. Nag-upis ako dito 1998. Hala, tagal mo na rin ha. So, ganun si Part Gemma. Ibig sabihin, nauna ka pa sa akin. Tapos, dumating ako dito, 2000. 2000 na. Year 2000 ako, dumating dito. Tatagal, no? Ganun kalupit, ganun kapet malo sila mga manay. Pag mabait ka, mabaitin yung amo. Pag pasaway ka, ano rin. So, ayan nga mga manay, tawag nito. Magpapasalamat tayo. Mga manay, maraming salamat. Ang masasabi ni Manay Precious, Diyos mabalo sa Inuga Boss. Ayan. So, sa lahat po ng mga nanonood ng aming YouTube channel, please like and subscribe sa aming YouTube channel, Manay Precious. Ayan. At abangan natin ang pagpapapeeding program na naman ni Manay. Sabi nga, magkakaroon tayo ng Lugaw Channels. Lugaw Channels. Hindi tao-tao. Sa Bicol, ayan. So, nagsabi kasi ako sa aming barangay, yung 2000, magpapalugaw ako para sa mga bata. Yung mga parang feeding program pa sa mga bata. Ayan. Okay. So, mga manay, maraming salamat. Diyos mabalos. Bye! Okay! Salamat rin kong!